Bukod sa lumalabig ng simoy ng hangin at mga dekorasyon, senyales din ng papalapit na Pasko ang heavy gut na traffic. May plano ang MMDA tungkol dyan. Live mula sa Kansas City, may street hirit si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Kasagsagan ng Burmans, inaasahang lalo ring lalala ang traffic. May solusyon pa kaya rito? Yan ang ating inalam dito sa street hirit. Hindi pa sumisikat ang araw, ganito na ang build-up ng mga sasakyan sa abalang panulukan ng EDSA at Taft Avenue. Maraming nang sasakyan sa stoplight, may mga jeepney na naghihintay ng mga pasahero sa bangketa at ang dami na rin commuter. Hindi pa niya nagsisimula ang morning rush hour. Paano pa kaya pag nandito na ang Christmas rush? Ayon sa MMDA, ngayon pa lang tumasa na ang average volume ng mga sasakyan sa EDSA. Noong nakaraang buwan, Setyembre, 421,000 na. 400,000 lang yan noong Agosto. Naman na ito ng mga motorista ngayon pa lang dito sa EDSA Corner Rojas Boulevard. Tulad ng tsupero na si Joel Raposas na umaaray sa epekto nito sa kanyang biyahe. Tsaga lang talaga. Tiis lang. Ganoon din ang habal-habal driver na si Bart Dahan na kahit nakamotorsiklo, di raw matakasan ng heavy gata traffic. Parami na rin po. Hindi pa masyado pero marami na. Kukuti pa sa pasayero namin eh. Tsaka ano, pa-traffic na, palaki na yung traffic. Ang isa sa mga nakitang solusyon ng MMDA, i-adjust ulit ang mall hours sa Metro Manila. Payag naman dito ang mga mall kaya mula November 18 hanggang December 25, 11 a.m. na ang bukas nila sa halip na 10 a.m. Magdidesisyon pa raw sila kung anong oras ang closing time. Bukod dyan, ititigil din muna ang mga paghuhukay sa mga kalsada sa Metro Manila mula 12 a.m. ng November 18 hanggang 12 a.m. ng December 25. Kabilang dito ang mga road reblocking, pipe laying, road upgrading at iba pa. Hindi kasama ang mga flagship project ng pamahalaan, pagkukumpuni ng mga tulay ng DPWH, pati mga emergency leak repair. Sa gitna ng mga adjustment para sa taon ng Carmageddon, kapag holidays, tanong ng ilang commuter, bakit hindi gaanong dama ang mga hakbang na ito? Hindi rin po eh. Sa daming sakay ng Pilipinas, di mag-improve yung at magbago ng oras naman po. Pagkakaroon po, lalo po para rush hour, mahirap po talaga sumakay. Mga dalawang oras, tatlong oras ka makapila po dito. Iyan dito sa ating kinatatayan sa EDSA, Corner Rojas Boulevard, wag naman sana mabate, light to moderate pa ang daloy ng trapiko. Ito ang street hirit, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.